Good morning. Ayun, kagigising ko lang. Ngayon po ay 7:30 na dito ng umaga. Andito kami sa kabilang bahay sa bahay nila, Sir. Ayan. So, dito kami natulog ulit kasi si Mateo naglaro kahapon dito. Ayan. So, mamaya pupunta kami sa dinner sa mga kaibigan ata ng amo kong babae. Kasi sabi niya pupunta kami sa labas mamayang gabi para mag-dinner sa friends niya. So, gagala ulit. So, nagising na ako kasi alas 7 na hindi ako nakatulog kagabi kasi may asong tumatahol. Buti na lang nag-stop yung tahol. Siguro sinuway nung may-ari. So, baba tayo para mag-almusal na. Ang laki nitong kanilang bahay. Dalawang bed yung ginamit ko, yung maliit kasi ayokong malaking bed. Mas gusto ko yung doon sa dulo kasi malamig. Ceiling fan naman, may AC naman doon, pero ayokong gamitin. Ceiling fan ang ginamit ko kasi sobrang lamig dito. Yan, off na natin yung mic. Yan ang kanilang harapan at ayun yung ginagawa ni Mateo, nagpipaint-paint siya doon. Yung ginagawa ng aking alaga. Kunwari siya ay nagpipintura ng dingding ng bahay. Bahay ng kanyang lolo at lola. Yan, para may mapagkaabalahan ang batang ito. Ayan. Activity niya today. Yan. At medyo sumikat na ang haring araw. At mamaya ay uulan ulit na naman. Minsan kasi dito ang weather, uulan aaraw. Kaya parang Pilipinas lang din. Pero kahit mataas ang araw, malamig ang panahon, malamig siya. Ayan. So, ang daming halaman yung lola niya. Ang daming tanim na halaman. May orchids. Mahalaman din pala dito sa Brazil. Mahilig din silang maghalaman. Ayan. May mga orchids din. O, yan. Ayan. Sa likod bahay nila. May nakita akong unggoy dito. Oh, yan sa ano yun? Hi! Hi! Yun o. Oh. Hintay siya ng pagkain niya o. Oh. Andito kami sa likod ng bahay nila. Naglalaro po natin. Hello! Yun yung unggoy o. Oh. Liit no? Maano sila dito? Maano yung lolo ni Mateo mapagbigay ng pagkain? Mga ibon, hayop, ayan. Doon sila umaakyat, oh. Galing sila ng, simbahan. This is from the church, madam. No, this one. Go up church. Mountain. The monkey. Tuko. Hello! Stare, nakikita niyo ba siya? Ang liit ng muso. Ano siya, oh, yun. You want food? Kami mag-lunch sa restaurant Carinteria. Ngayon na sila dito pag tamad na rin magluto. Dito lang ng Carinteria. Ganyan kami dito. Charot. Pag tamad ng magluto, punta lang ng Carinteria. Self-service. Para na rin kasi sila nagluto. Kasi lang din naman yung luto nila. Pero masarap ang mga food dito sa Brazil. Walking in the street. Kakarin lang natin. Mag-12 na kasi dito. Lunch time na. So, yung amo kong babae is lumabas. Nagpa-haircut. Kaya si Mateo tsaka yung lolo at lola niya kasama namin kakain sa restaurant kasi hindi na sila nag-ito. Walking in the street. Ganda dito. Maaraw. Minsan. Makulim din. Pero malamig ang panahon kahit maaraw. Ayan. Yan tayo kakain. Let's go to eat there in the restaurant. Sila, sarap. Mix sila sa meat.
is the meat. Tayo, pag kumain sila dito, nagagamit sila ng tinidor at saka slicer. So, natuto na rin akong gumamit ng ganito. Ayan. Sila gumagamit ng kutsara. Pero kung gusto mo naman gumamit ng kutsara, pwede rin. Ayan, kain tayo. Kunti lang kinain ko. Puno ako kasi busog pa ako. So, parang sa kiyong hindi nyo na kumewa ki? Siguro. Kaya mo siguro. Isa mo abri. 3 o'clock na dito ng hapon. So, nagising ako kasi natutulog kami ng hapon dito. So, ipapakita ko sa inyo yung simbahan sa bundok. Dito sa simbahan nila sa Bela-Bela, sa bintana. Ay, maaraw. Hindi siya masyado makita. Dinner, huh? Too much kids. We are here, Mateo. We are going to dinner. Ooh. We are here in dinner time. Yeah, punta kami dito sa restaurant. Magdi-dinner. Ayan. Gusto kami. The restaurant with the playground. Pupunta kami ngayon sa school niya at siya ay mag-i-school na. Tayo sa kusina. Magtatanggal ako na ang labahin. Ayan yung labahin ko. Diba nakabihis na ako kasi punta kami ng school. So, ayun, nilabahan ko. Diba? So, tanggalin ko lang siya. Galing ng sampayan nila dito. Ganyan lang. Tapos, tanggalin ko yung dito. Para umangat ulit yung galing naman. Miss ba? Kung dito sa may washing papakita ko sa inyo kung paano yung pagsabit at pagtanggal. Pabilog niya na pang kuha doon sa iyong sinampay or isasampay pa lang. So, titignan mo kung saan ba yan. Ito ba yan? Ito. Tapos, pag binaba mo na yan, ilagay mo yung ring dito sa may gilid para hindi siya umangat. So, pag umangat yan at di mo na isabit dyan, susungkitin mo yung bilog doon sa taas. Ayan. So, ayan yung sampay. Ayan, para hindi siya umangat na masyado. At madaling kunin, ayan, yung bilog na wing ko, di ba? Ayan. Ay,
ako, baka umangat yung bilog. Angat siya eh. Ayan. Tapos, pag natanggal ko na, angat ko na ng ganun ulit. Ayan. Kasi pag ito, umangat doon, susungkitin ko ng panungkit. Yung, yan din ang panunungkit ko, yung stick. Para maibaba ko yung bilog. Ayan. So, ganyan lang siya. Ito kami ngayon sa school ni Mateo. Ito ay may lock, double lock dito at double lock doon para walang makapasok. Nasa, ano na si Mateo, nasa classroom niya na ata. Ayan, so 30 minutes lang ako dito sa school at babalik na ako dun sa kanilang bahay dahil malapit lang ang kanilang tinitirahan dito sa school ni Mateo. Punta dito kasi double lock sila, tsaka pag mag-out na yung estudyante, tatawagan nila yung pangalan. Before nila inilalabas yung mga bata pag uwian na, isa-isang tinatawag yung pangalan. Yung mga gawa nila, yan. So, yan yung kanila school, yung opisina sa harap mismo ng gate. Yan, kaya nakalock lahat para walang makapasok. Ayan. Ako na dito. Ako ng lunch. Ako muna ang kakain. Kumain na yung nanay ng amo ko. At yung amo ko ay sinundo si Mateo sa school. Ako ay mag-lunch na. At ito yung aming lunch. Sausage, tsaka... Hindi lang kinakain kasi nakakabusog yung meat. Chocolate.